So yun, good morning mga kabiyero. Nandito na naman ako sa Winnipeg. So as usual, naka-uniform na naman tayo. Tsaka ito, yung truck ko nasa likod. So hindi siya sira. For your information, so mag-ano lang ako mag-maintenance, re-refresh yung engine. So ang plano is change oil, palit differential oil, palit coolant, tsaka tatry ko kung may time pa akong ibaba yung EGR cooler kasi kailangan kong i-refresh yung engine. Kasi ano na siya, almost 965,000 kilometer na yung tinakbo. So, kailangan i-refresh yung engine. So, hindi pa siya nalilinisin ng after treatment. Although, napalitan na siya ng sensor before. So, kailangan ko lang ng linisin kung may mga carbon-carbon. So, kailangan kong palitan ng coolant para ma-refresh din yung cooling system. Kasi nga, ngayon, yung ginagawang trabaho ng truck ko ngayon is yung dalawang 53-footer ang hinihila ngayon. So, medyo tawag dito, yung medyo nadagdagan yung trabaho niya kaya kailangan nating i-refresh yung engine. So, hindi naman totally kailangan na ipagawa. Kung may time or kayang gawin, ginagawa natin. So, yun. Hindi po nakakabili ng pyesa kasi kailangan ko muna siyang tanggalin para madala ko yung mga sample gaya ng mga clamps at saka yung kung yung mga kailangan gawin para isang lakad ko na lang. Kasi nga, kung oil change lang, madali. Kaya, gagawin ko ngayon, didrain ko muna yung oil. Then try kong i-drain din yung coolant at saka yung differential oil para salin na lang ako ng salin after. So yun, pakita ko sa inyo kung paano ko gawin. Part ng maintenance, PMS yung tinatawag. So dalawang klase yung PMS, preventive at saka periodic. So yung gagawin ko dito ngayon is totally refresh yung engine. So balak ko din palitan ng water pump but double check ko rin kung okay pa at para naman hindi para isa namang isang galawan na ba kasi yun nga papalitan ko na rin naman ng kulan. So yun, kunin ko lang yung mga gamit ko. So yan, at tinrakwas ko to nung isang araw bago ako umuwi. Ayan, pinasiritan ko yung mga joints, yung mga gagrasahan kasi kailangan ding i-greasing lahat ng mga fittings, although lahat ng mga kingpins, lahat, tsaka tie rod. Kasi kailangan kong lagyan ng bagong grasa. Kaya kailangan mabuwasan yung mga dumi-dumi mga kayat-kayat dyan ng mga grasa. So palit ako ng fuel filter pro. Ito is yung sa water separator. So mataas na. So tanggal din ako ng pulley kasi medyo maingay yung kabila. So tatry ko i-lubricate or kung hindi palit bearing. Kasi medyo umuugong na eh. So yan, tanggal lahat. Ito, drain ng coolant. Bumili na rin ako ng tools pang drain. So yun, check ng belt. Lahat, marami checkin. So ito yung lilinis, ito yung EGR cooler. So, kaya ako, hindi pa ako bumibili ng parts kasi nga, yung mga clam, mga sukat ng clam, para sigurado. Then ito, tinawa ko makakabili ako nito kasi parang pabutas na eh. Sa sobrang katandaan na. Itong mga clam na to, palit din yan. Palit ng mga clam. So sabay-sabay na. So yun, change oil ko muna. Drain ko muna yung langis para habang tumutulo siya, habang bumibili ako ng parts, nadidrain siya nang nadidrain. Kasi yun lang ang lamang pagka sarili mo ikaw ang gumagawa. Pwede mo siyang ma-drain ng matagal, hindi kagaya kasi sa mga hindi naman sa inaano ko yung mga shop or what ano. Kasi dyan din, nagtrabaho din naman ako sa ganyan sa pag-mimik ng mekaniko sa shop. Kasi nga dito per hour
So, yun. Mabilis na trabaho. But, kung sarili mo naman, mas maganda na gawan natin ng madrain siya. Huwag nyong hahanginan kasi pag hinahanginan nyo yung from the top, hahanginan nyo, nagbibuild ng pressure, nagmo-moist yung loob, so may tendency magkatubig. So, yun. At, try ko munang i-drain. At, para makabiyahan na rin ako ng Tuesday, Monday or Tuesday. Kasi naka-off ako ng whole week today. Whole week this week. Kasi nga, mayroon akong mga kailangan asikasuhin. So, gaya nitong aking RV, may mga delivery ako nito. Sinabay ko na para isang off ko na kasi yung misis ko hindi pa niya kayang i-drive to na hila-hila yung RV. So, ako muna mag-deliver kasama siya. So, try ko na siya mag-drive. Tomorrow, di-deliver namin. Then, pick up namin the after 2 days, then deliver ulit ng the next day, then pick up ulit ng Sunday or Monday. So, siya nakakalim schedule. So, yun. Drain. And, kalasin natin. Dumi na langis, itim na. So, papalitan ko rin ng filter. Kasi natin yung filter niyan. 3 bypass at saka 2 oil filter. Then, palit din ng coolant filter. So, yun. Mag-greasing din ako nito. Yan, palit greasing yan. Hindi pala masyado na side sa pressure washer. So, pero okay na yan. At least nabawasan kahit papano. Hanggang likod. General tayo, general. Yan. So yan, natanggal ko na yung 3 filter. So hindi ko na nabidyohan kasi nagdubyo kamay ko kasi sobrang higpit. So yan, lilinisin ko na lang yan. Then hayaan ko lang siyang tumutulo. Sa dealer, kapag sa shop or sa dealer na magpapagawa. Kapag may ganyang pang natulo, wala na yan, tatakpan na yan. So kapag ka nilagyan nyo, tinakpan nyo agad dyan at nilagyan nyo ng langis, halos ganun pa rin, contaminated yung bagong langis kasi may tira pang oil. So sinasabi nga nung iba, hindi naman daw kailangan side na side, but para sa akin is maganda yung malinis yung langis kasi yung natitirang maduming langis, meron pa yung mga parang pinaka ng mga metal sa metal kasi alam niyo naman yung mga piston ring kumakaya diyan sa loob. So may mga maliliit na mga parang tinatawag na kumbaga sa kwan grinding compound na. So kaya kailangan lagi na change oil tsaka yung transmission oil at tsaka yung differential oil kasi sa loob yan kahit lubricated yan bakal sa bakal pa rin. Yung langis lang ay nagpapadulas para madaling lumaro yung mga metal sa loob. So yun, filter. So kaya nga rin may filter kasi para masala yung mga dumi sa loob na kinakayod ng piston at saka mga lumalaro sa loob ng makina, differential at saka ng transmission. So yun ang mga purpose nyan. So yun, at kulang ako sa lalagyan. Kailangan ko i-drain yung coolant. So, siguro maya na lang. Pagka natap, ma-drain ko na siya ng drain. So, or kaya maghanap ako ng isang lalagyan pa. Para ma-drain ko yung coolant. So, yun. Pakita ko sa inyo mamaya. Sabay-sabay na to. So, yan. Medyo nagpuputi-puti, oh. Di-drain ko rin kasi to, eh. Kasi yan yan. Madumi, oh. Madumi yan. Kaya yung tumataas matubig. Tubig na yan.
Wala drain. Ito may drain siya. May parang gripo dito. So once na nagpapalit kayo niyan, didrain dito, tutulo siya rito. Then bago nyo baklasin dito. So mga may ganito yung mga truck. Tawag dito is water separator. Dito tumitinin yung tubig. Tumataas. So ito is konektado rin to sa coolant. Kasi pagka winter, kapag mainit na yung coolant, para hindi mag-gel yung diesel. Kasi sa winter, nag-gel yung diesel. So yun. Marita ko sa inyo kung saan dumaan yan. So itong linyan to, dumaan dito. Papunta ron dito. Hanggang dyan. Ito yung hose. So, ito yung hose. Papunta dyan sa ilalim ng radiator. Dito yung dumaan. Dito yung dumaan. Papuntang radiator. So kaya pinapainit ng coolant yung diesel para hindi mag-gel. So dito hindi siya nag-gel kaya siya may filter. O pag minsan nag-gel din siya kasi pagka matagal na nakatigil. Kaya kung mapapansin nyo yung mga trap dito pagka winter season, nilalagyan ng anti-gel sa tangke para hindi siya totally mag-gel. So yun, magbabaklas naman na ako nito. So yun, may ulit, harap lang ako ng lagayan. So ito yung sa kupang kakalasin. Papakita ko sa inyo. Itong tensioner, alternator pulley tensioner. Maingay siya. So kailangan ko siyang kalasin. Either palitan ko ng buo or tatry ko kasing tanggalin or mapapalitan lang ng bearing kasi mahal yung assembly, nasa 200 plus. So tingnan ko kung masisave ko. Papakita ko sa inyo kung bakit. So malaking bagay yung merong tools pantanggal ng belt. Ito is pang ano ng tension. Medyo masikip lang. But kaya naman. Nakalas ko na to last time kasi tawag dito na double check ko na siya. So kailangan talaga lagi meron ka mga special tools. Although kasi sinipit itong truck ko but hindi naman kasi kasama sa mga safety inspection itong mga gato mga naka-attach sa makina. May mga checklist lang sila na kailangan dun lang, yun lang papalitan. So ito no, paparinig ko sa inyo. Medyo maingay na. Maingay yung bearing. So try kong i-lubricate. Kung malulubricate. Kasi ang problema ko kasi, silyado siya. But try kong buksan. Kung ma-open. And then, i-lubricate. Or, kung wala talaga, palit buo. Naiingay. Naiingay na siya. Parang may kumakayod sa loob. So yung kabilang side ganun din. Dalawa kasi ito eh. Ito meron pa kasi dito sa kabila. Ito yung isang to. Silyado rin kasi. But
try kong makalas then palitan. So yun, hindi ko mahawakan yung camera, hindi ko papakita sa inyo. Kalasin ko na lang, no. So ito yung tensioner. So para makaminos ako, binaklas ko siya. Tinanggal ko. Ito. Tuyo na nga, tuyo. Ayan o. Wala na siyang grasa. So ang gagawin ko, linisin lang muna tapos tawag dito. Para ano, kasi yung grasa niya matigas na o. Matigas na siya. So kailangan lubricate talaga. So yung lubricate ko muna. Kalasin ko rin yung kabilang, yung isang side. So yung takip pala is natatanggal. So yun. Ito. Okay pa naman siya kaysa mag-press ako. So pag-aralan ko kung makakalas ko siya or what. Let's see. Medyo malinis na. Tinanggal ko na yung matitigas na grasa. Gagrasahan nila ng bago para so yun, wala na masya. Wala na siyang masyadong sabit. So greasing na lang talaga. So di ba malaking bagay. Nakaminos ako ng 200 plus. So nakalas ko na yung dalawang pulley. So ito siya. Ito dalawang pulley. Ito ay sa pan belt. Itong dalawa. Yung isang kaninang nakalas ko ay sa alternator. So maingay. Maingay na kasi siya. Ito. Pakita ko sa inyo. Parinig ko sa inyo. Ito siya. May konting sabit. Itong isa ganun din. Meron din. Tatanggalin lang yung takip. Pareho. Then, try ko lubricate. So, yun. Keep safe and keep on trucking.